Yo, what's up? Shoutout po sa lahat ng mga kalialista ko dyan, sa lahat ng mga Pilipino, shoutout po sa mga Pilipino kung saan man sila naroon sa sulok ng mundo, sa ibang sulok ng mundo, shoutout po sa inyo lahat, mag-ingat po tayo lahat. So, mainit-init pong balita, hindi lang po mainit, talagang mainit pong balita. So, nahuli na po ang dating yung suspended or dating mayor ng Banban na si Alice Go sa Indonesia. Nahuli na po siya ng Indonesian police. So ayon po dito kay Director Jaime Santiago at saka sa PAOK. So yun po, magandang balita po, breaking news po. Mainit po pong balita ito, hindi po mainit-init, mainit na balita. So maaari pong bukas sa makalawa is deport na siya sa atin dito sa Pilipinas para panagutan niya kung ano man yung mga dapat niyang panagutan at managot kung sinong dapat managot. So yun po, bali na huli po siya. Mayroon pong magiting kasi yung lugar. Kahit si Arn nahihirap pong banggitin yung ano yung lugar kung saan sa Indonesia siya nahuli. May nang mga nagsasabi na mga alas 12, alauna na daw po nahuli, pero ang importante, nahuli na po siya doon. So ito po, panoorin niyo po yung balita. So ito po ay galing sa mga kinauulan, lalo-lalo na sa NBI at saka sa PAOK po na humahunting sa kanila. So ito po, panoorin po natin lahat ito. Panoorin po natin. Salamat po. Okay, kanina po, binrake namin dito sa unang hirit ang pagkakahuli sa Indonesia mismo. Hawak na siya ng Indonesian authorities itong si Alice Go. Kanina pong madaling araw, ang sabi ni PAOK Head Gilbert Cruz, bago. Bago mag-12 midnight. Ang kaugnay po niyan, ito naman makausap natin si NBI Director Jimmy Santiago. Director Santiago, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Opo. At kukumpirmahin pa rin po namin mula po sa inyo sa NBI, ano po mga impormasyon kaugnay nitong nahuling si dating Mayor Alice Go? Ang report po na dumating sa amin ay nahuli na si Alice Go ng AIF. Aha. Nako, puputol yes, yung linya ng komunikasyon natin. Pero kinumpirma, kinumpirma ni NBI. Kanina lang natin mismo si Director Jimmy Santiago. Sinabi din niya na hawak na raw ng Indonesian police itong si Alice Go. Kinumpirma rin mismo ng Indonesian immigration. Maganda malaman natin mula mismo kay Director kung may mga NBI agents ba na nasa Indonesia nakasama sa search o nakasama sa para may balik siya dito sa Pilipinas. I suppose yung magiging next steps yan kung paano siya mapapauwi sa Pilipinas. Nahuli siya sa Tangarem, Indonesia. Tangirang, Indonesia. Yan po ang binanggit ni PAOK Chief. Although si PAOK Chief Gilbert Cruz, sinasabi rin naman talaga niya na wala silang information na nakalipat sa ibang bansa itong si Alice. Talagang doon sa Indonesia, nag-zero in yung kanilang information na nandun itong si Alice. Obviously, nag-pay off dahil na po nakumpirma na hawak na ng mga Indonesian authorities si Alice. Sa City of Java pala yun, yung Tangirang sa Indonesia. So kanina, even nung kausap din natin during commercial break itong si Jimmy Santiago, ang director po ng NBI, sinasabi rin niya na very limited pa yung information na ibinigay sa kanila. Pero kinonfirm na ng dalawang sources natin, PAOK Chief Gilbert Cruz at NBI Chief Director na si Director Santiago. Sir, magandang umaga po ulit. Yes, sir. Opo, you were saying, naputol po yung sinasabi ninyo. Go ahead po. Yun nga po ang report na dumating sa amin, na huli na raw ng Indonesian police kaninang madaling araw. So, nakikipag-coordinate na kami kung yung immediate na maibalik sa atin si Alice. Meron po ba mga tauhan ng NBI na nandun sa Indonesia ngayon o magpapadala po o paano ba mangyayari? Meron po tayong tao. Opo. May visual na po sila? Nakita na rin po nila si Alice Go? Yes, opo. Kinumpirm na. Pati ng immigration ng Indonesia, kinumpirm na po. Opo. Okay. So right now po, nandun pa rin sila sa may... saan po ba exactly siya? Naka-detain po ba siya? Or if she's being held somewhere? Naka-detain nga po sa police ng Indonesia. Okay. Ma'am. Mm-hmm. May information din po ba tayo kay Wesley Go? Wala pang information kay Wesley. Kay Alice pa lang po. Opo. Right. Saan po ba siya nahuli? Doon sa tinutuloy? Wala pong detalye. Wala pa? Ano po yung magiging... Kung detalye kung paano siya nahuli, basta ang report lang, alauna ng madaling araw nahuli siya. Director, ano po yung mga susunod na hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas niyan sa pagpapauwi kay Alice Go? Ayun nga po, immediately nakikipag-coordinate na tayo para ma-turn over sa atin si Mayor Alice. Mm-hmm. How soon po kaya mangyayari? Within the day? Tulad po na nangyari noon kay Kasarao? Madaling panahon no, ginagawa po namin ng paraan na madaling panahon ay maibalik natin dito si Alice. Mm-hmm. Okay. Ay, Director, maraming salamat po sa pagkumpirma. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. NBI Director Jimmy Santiago. So oras, mabilis yung dalawa, mabilis kasi kausap po lang si
kasyo ng paok ng umaga, eh hapon dinadala na rito eh. So posible yan, no? Posible. Hindi na sila kinailangan sunduin ng Philippine authorities, no? Kinadala na talaga dito. So most likely ganito rin. So mga kapuso, para sa mga kakatune in lamang po, muli, arestado na po si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Tangirang, Indonesia. Kinumpirma mismo sa atin ni PAOC Chief Gilbert Cruz and NBI Director Jaime Santiago. At isa na lang hinahanap, si Wesley Guo. At si Pastor Kibuloy din. At si Banta. Abangan niyo po, baka mas maswerte itong araw na ito. Hindi natin alam. Ibang hanap yun. Ibang hanap yun. Kaya ito si Alice Guo, ang problema kasi rito, kaya natagalan po ah, wala pong kasong nakasampal laban sa kanya eh. At ang sinasabi, aabuti ng dalawa hanggang tatlong linggo pa ang DOJ. Dahil talagang sinusuri po nila, binubusisi yung mga posibleng kaso nito. Pero nauna na mga Senado, Kongreso, falsification documents. Sa Senado, meron siyang ano. Meron, wala pa siyang criminal case na nakatayo sa korte. Wala pang warrant of arrest. Yung meron lang, immigration lookout bulletin. Pero dahil may warrant, on departure, no? Dahil may warrant of arrest sa Senado, hindi natin alam kung pagdating dito, dire-diretso siya sa Senado. Dahil siya, Senado pa lang may warrant of arrest kay Alice Guo. And it's not criminal. Eh si Cassandra naman, kamara naman. Kaya nagre-reklamo, bakit holding area na NBI dinala? Nagre-reklamo yung kanyang abogado. Although sinasabi ng PAOK na pinag-aralan na nga nila yung pagsasampan ng human, yung qualified human trafficking. Sila naka-discovery dyan. So, yun nga lang, gano'ng katagal para makasuha, para maisang pa yung kaso, di ba? At yung proseso. Kaya kung maibalik sa Senado, makakakuha na kaya sila ng sagot, mga senador natin. Mm-hmm. Ano kaya naging pasiyan nung paghuli sa kanya? Kasi mga dalawang linggo na ang nakakaraan, talagang nandun lang ang ating mga otoridad. Pero nakikita siya, physical, pero hindi ma-aresto eh. Kasi nga walang basihan. Walang basihan eh. So ano lang to, talagang minamanmanan, sinusubaybayan lang nila yung galaw nitong si dating Mayor Alice Guo. Kaya hindi na rin nakalabas ang Indonesia eh. Ang magiging basihan nila niyan sa pagpapauwi dito ay yung paggamit niya malamang ng Peking passport. Peking passport din. Yung pero, illegal pogo operations. Wala pa rin criminal case, so hindi pa rin pwedeng maging basihan siguro. Basihan. Pero gusto kong itanong, paano siya nakalabas eh? Sino nagpalabas? Kasi sabi, ng Senado, 200 million pesos ang nilabas sa pera nito para makalabas ang Pilipinas. Kaninong ulo kaya ang gugulong? Kasi Paolo, hence we roll. Yung ano niya, itinerary ba na sinasabi? Blanco yung palabas ng Pilipinas. Kompleto nung nakalabas na. Malaysia, Singapore, Indonesia. Pero yung Pilipinas hanggang Malaysia, blanco eh. Although sinasabi nung... Kung si Sheila Goy, yung sinabi niya, bangka, sumakay daw sila sa bangka, tapos lumipat ng iba pang sea vessel. Puting van muna eh. Puting van, hinatid sila dun sa may ano. Mukhang sa Malaysia daw, backdoor. Kasi definitely hindi nila nagawa yan na sila-sila lang. May mga tumulong sa kanila. Okay, nakakuha nga siya ng birth certificate. Naloko nga niya yung Commission on Election na Certificate of Candidacy. Sanay na si... Alice Guo. Mayor. Kung sino-sino kakausapin niya para makalabas siya. Tatlong backdoor yung pagpipilian niya eh. Bino mo, tatlong backdoor ng Pilipinas, mamimili ka lang eh. Kung may pera ka. Kung may pera. Isang katutak. Kaya abangan niyo po ang mga detalye pa dahil kumukuha pa po ang PAOK tsaka NBI. Nang detalye po at muli sa mga ngayon lang po nagbukas si Alice Guo, no, ay nahuli po sa Indonesia kanina nga sabi bago mag-alas 12 sa NBI po alauna na madaling araw naman NBI, so sketchy pa po yung mga detalye. Pero at least nahuli na ho, at magandang balita 'yan. At ang malinaw, hawak na siya ng Indonesia Police. Ayan. At okay sa pagkahuli kay dismissed Mayor Alice Guo. Kumakausap natin si Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOK. Good morning po. Yes, good morning. Igan, good morning. Good morning. Si Maris at Ivan po kasama natin. Opo. Yun lang po. May mga dagdag na po tayong detalye dito kay dating Mayor Alice Guo na nahuli sa Indonesia? Inihintay po namin yung official report, Igan. Ano? But initially, through yung mga coordination na ginawa natin, na-confirm naman po na hawak na po nila si former Mayor Alice Guo na nakuha po kanina ng immigration authorities ng Indonesia. Sa Indonesia. So, may report po ba kung ito ba'y kusa? O nanlaban po ba? O saan po ba? Bahay, kondo, hotel? Wala pa akong hawak Igan na report. Wala pa po akong hawak Igan na report. Basta siguro maya-maya ng konti Igan. Okay lang po. Okay lang. Pero sure, may pinadala sa yung image niya mismo. Pinakita na talagang nakasama niya na yung Indonesian police. Positive. Apo. Tama po yan. Yusek, kanina lang, bago tayo mayroon na pag-uusapan namin, ano ho bali ang ginamit na basis ng gobyerno ng Pilipinas para ho ma-hold si Alice Guo? Anong termino? Hello? Hello, sir? Yes. Hello sir. Yes, you said? Yeah. Ang tinitingnan po kasi namin dito yung immigration violation niya. Immigration. Kaya, hold, ano, okay. Ngayon, yung siguro pag na-return over siya, i-apply na po natin yung warrant po na inisyu naman sa kanya ng ating Senado. Mm-hmm. Kumusta na po yung mga kasong pinaplano niyo nung nagkausap po tayo? May mga pinaplano kayong mga cases? Kumusta na po ito? Nagtangay po na na-file na po natin yan. Ano po yun? Yung, sir, ulit? Again? Marami po, pati yung money laundering po niya. Harapin niya po yan. Yung sa human trafficking, qualified trafficking in person po.
na kaso na ipinail po natin, yung money laundering po na kinaso. Actually, marami pong kaso, ma'am. Okay. But maganda nga po itong news na dumating ngayon dahil nakuha na po siya. So, bibigyan na po natin ang pagkakataon siya para sagutin yung mga akusasyon na doon sa kanya. Within the day ba? Within the day, makakabalik siya ng bansa? Depende po sa magiging coordination namin na gagawin. So, Gilbert, immigration po. Pagbalik po ba niya dito, saan siya didiretso? NBI o Senado? Mamaya po sir, malalaman po siguro sa pag-uusap kung gagawin namin. Okay. Maraming salamat!